So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon, pag-uusapan nga natin ang isang report about dito sa Los Angeles Lakers. Dahil ayon nga sa isang balita na ito ng Los Angeles Lakers daw ay nag-express ng interest nila sa workout nga dito sa veteranong gwardiya na si Monte Ellis. Siya nga mga idol ay huling naglaro noong 2016-2017 season pa. So halos 4 years ago na nga siya nang huling maglaro siya sa NBA. At itong Lakers mga idol ay mukhang interesado na ibalik nga siya sa paglalaro dito sa NBA. At alam nyo ba, siya nga ay nag-average nung huling season niya sa NBA ng 8.5 points per game, tapos 2.8 rebounds at 3.2 assists. So very solid contributor pa rin kahit papano itong si Monte Ellis nung huling season niya sa NBA. At mukhang hanggang ngayon, 4 years later, ay mukhang ready pa rin siya na magbalik sa NBA. So sa tingin nyo ba mga idol, magandang ang move ito para sa Los Angeles Lakers. Itong veteranong 36 years old na si Monte Ellis ay kukunin nga nila at idadagdag sa kanilang lineup. Komento nyo lang mga idol ang inyong mga salubin. At sa ating next balita naman, eto nga si Nikola Jokic mga idol ay meron nga magandang balita dahil inannounce niya nga mismo sa interview niya na magkakaroon nga daw sila ng anak. Panoorin natin mga idol ang kanyang announcement. Probably the highlight is we have a baby coming, so that's probably the highlight of my season and hopefully my life, you know. At sa ating last balita naman mga idol, itong ang Portland Trail Blazers ay nagdagdag ng gwardiya. Yan nga ang two-time NBA champion na si Quinn Cook. At matapos ngang lumabas yung balita ng yung mga idol, naglabasan din itong mga tanong about nga dito sa organisasyon ng Portland Trail Blazers. Dahil matapos nga daw nasabihin ni Damian Lillard na gusto niya ng better players around him, kinuha nga ng Blazers itong si Cody Seller, si Larry Nance Jr., si Ben McLemore at ngayon si Quinn Cook. Ayan nga mga idol, ang sa tingin ng Portland Trail Blazers organization ang makakatulong sa kanila para nga sa kanilang mga championship hopes at para na rin sa pag-asa nga nila na hindi umalis si Damian Lillard. So sa tingin nyo ba mga idol, sapat nga yung ginawa ng Blazers para itong si Damian Lillard ay hindi umalis at masayahan niya sa paglalaro dito sa Blazers or madidisappoint nga lang muli sila dito sa upcoming season na ito? I-commento nyo lang inyong mga salo o bin. At doon nga lang ang tatapos ang ating mga balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!